Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong buti. Ialay mga awitin sa piging na tanay inakuniyat hinirang kawang iniingatan. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo ay natitipon sa banal na misa. Simulan natin sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Tunay na maganda ang buhay na hinuhubog sa maraming pagpapala na pinapahayag ng Diyos, pinagkakalob sa ating sa tuwina na tunay nga ang pagdulog natin ay nagbibigay daan sa pananahan ng Diyos sa kanyang patuloy na pagkalinga para sa atin. Naway ang lahat ng ating mga pagdalangin ngayon sa pagdiriwang na ito ay maipahayag ng Diyos sa kanyang dakilang mga pagtugon sa pagtulong, sa katinding pagpapahalaga, sa sama-sama nating pagdiriwang ba na misa ito may kalakasan upang maging magkaisa tayo sa larangan ng ating paglilingkuran. Aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ginugunitan namin si San Juan Bosco, pari. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkalob mo kami madarang sa ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab para ang kapwa pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ng kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo.
sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan, pagkagising ni David sa utos ng Panginoon, ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang pinapasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa tatlong parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. Tatlong taong taggutom sa iyong lupain, tatlong buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o tatlong araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyayaring ito. Yamang mahabagi ng Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang sa Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning ng panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ng mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasyon nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseyo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo at ang walang malay ng mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayanan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nalinlang. Diyos ko, ako ay patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong arapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inililihim. Pinagpasiyahan ko ang lahat ng ito sa iyong idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako ay patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin upang bumugsuman ang malaking bahay di sila abutin. Diyos ko, ako ay patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw, ikaw ang sasagip. Kung nababagabag, aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagliligtas. Diyos ko, ako ay patawarin sa aking pagkasuwail. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga lagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, "Saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba?" At siya'y ayaw nilang kilanlin, kaya't sinabi ni Jesus sa kanila,
Ang propeta'y iginagalang ng lahat liban lamang sa kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ni John Juan Bosco sa mga paaralan, hindi po ba sa patlaganap itong katauhan ni John Bosco sapagkat magiliwin siya sa mga kabataan hanggang ang kanyang puso damdamin ay nahulog lalong-lalo na sa mga naghihirap at kapuspalad ng mga kabataan na binigyan niya ng pag-asa sa mga kinabukasan sa pamamagitan ng pagtuturo hindi lamang sa mga kalalakihan sa mga kababaihan din sa pagtatayo siya din ay isang kongregasyon para sa mga kababaihan na titingin sa kanilang kapakanan itong mga lumalaking mga kababaihan upang magdagdan hindi sila na magandang kinabukasan. Kaya sa pagtuturo, hinubog ni John Bosco ang lahat ng kabataan at dito siya nakilala at nagtayo siya ng isang kongregasyon na tinaguri ang Salesian, di ba? Kaya sa mga Salesian fathers, magandang umaga sa inyong lahat. Maraming ko kakilala ng mga taga-Don Bosco. Oo, at napakahalaga ng buhay sapagkat mayroon tayong pagtanaw sa nakaraang may dakilang tao na nung paman ay naghubog sa buhay pananampalataya sa mga tao sa kasalukuyan, may binabalikan tayong magandang tao, punong-puno ng kabutihan at kabanalan, na punong-puno ito ng kadalisayan sa pamamagitan ng karunungan ng Diyos. May po ba? The wisdom of God. Ito yung ating mabuting balita ngayon. Maraming humanga sa ating Jesucristo at kailan sabi, saan galing yung karunungang iyan? Hindi ba siya yung anak ni Jose? Hindi ba anak siya ni Maria? Doon tumitingin ang mga tao noong araw, saan ba galing lahi ito? Saan ba galing pamilya ito? Aba, pagkilalang pamilya, nako, kahit na isang pangkaraniwang anak na nariyan, hinahangaan sapagkat ang tingin ng mga tao galing sa marangyang tahanan, magaling na mga tao, kanilang mga magulang, ang mga kamag-anak nila, may sinasabi, may angking kayamanan, kaya lahat ng mga offsprings na yon, ang mga siblings na yan, ay may angking din kapangyarihan. E si Jesus, galing sa Nazareth, wala naman silang ganitong pamilya, pero kilalang kilala si Jose bila isang huwarang anluwagi. Oo, at talagang maraming kumukuha sa kanya para kumumpuni ng mga bagay-bagay sa tahanan, kung ano mga carpentry work na yan. At katulong nga si Jesus sa ganito mga gawain ng kanyang tatay sa lupa na si San Jose. At si Maria naman ay nalagi sa bahay at bahala si Maria sa kakainin ng kanyang mag-anak at sa lahat ng mga gawaing bahay. Abala-abala nga si Maria. Pero wala man silang ganitong kayamanan. Eh. Hindi man sila mayaman. Hindi man sila kilalang mga tao na tagang very prominent in the talk of the town sapagkat may angking hasindero sila, mayayaman sila. Doon ba natin tinitignan ang kayamanan ng tao kung iyan ay talagang may material na pag-aari and so on and so forth? Pero heto ngayon, hinahangaan si Kristo sa karunungan ng Diyos, sa karunungan na nanggagaling sa kalangitan. The wisdom of God is much as appreciated than the material possession. Diba?
Pwede ba nating ibahin ang takbo ng ating buhay na talagang mas magandang tignan at tinutunghayan talaga ng Diyos ang karunungan ng gagaling sa Kanya kaysa ang pagsisikap ng mga tao na magkamkam ng kayamanan na madalas ito nagiging susi ng pagkakasala because money talks, money is the source of evil. Kung hindi mo lamang gaganapin ang pagtulong sa kapwa ng mayroong kakayamanan na ito, bibigyan mo ng daan na o baka daan ng kasamaan, huwag na lamang sapagkat kulang ka pa rin sa karunungan ng Diyos. Kaya ito ang ipinakita na ating Pinasokristo bilang siya'y galing sa Diyos. Karunungan ng Diyos ang siyang napakahalaga at ito'y sangkap na hindi lamang sa kanyang kapanahunan pero sangkap hanggang ngayon ipinahatid sa atin. Ano mahalaga? Material na bagay o ang tungkol sa karunungan ng Diyos? Kaya nga, basta sabihin ng mga tao nung nakita si Kristo at marinig nung siya ay nangangaral sa sinagoga sa araw ng pamamahinga, sino tao ito? Galing sa Nazaret. May ibubuga ba ang Nazaret sa gintong taong magandang mangusap, sa mga taong hindi mo talaga mapapasubalian na talagang iba ang dating ng kanyang mga salita, ang kanyang mga halimbawang pinapahayag ay nanggagaling sa kanyang puso at kalooban, hindi gaya ng mga iskriba na talagang kabisado nila ang nilalaman ng lumang tipan, pinaliliwanag nila ito at sasabihin gawin ninyo ito ang mga bagay nito sapat itong tinatagubilin ng batas ni Moises, pero ni sila hindi naman sila gumaganap na kanilang mga tinuturo eh. Kaya naghahanap ang mga tao ng mga taong talagang dalisay ang kanilang kalooban sa pagsaksi sa karunungan ng Diyos upang ganapin ito sa kanilang buhay. Kaysa sabihin ng mga tao, oo, marami kababalagang ginawa si Kristo, maraming magagandang bagay na kanyang ipinanukala sa mga tao, siya'y butihing tao na tunay ng siya'y nanggaling sa Diyos. Hindi tulad ng mga eskriba. Sabihin ng mga tao noon, hindi tulad ng mga pariseyo iyan na talagang mapagbalat kayo. Di ba si Kristo, busila ka kanyang puso. Doon humanga ang mga tao sa katalinuhan ni Kristong nang galing sa Diyos. Sapagkat ito ang humubog sa kanyang pagkatao. At upang sabihin, hindi lamang Diyos na totoo, kundi tao mang totoo. Kaya ito ngayon takbo na ating mabuting balita sa magandang nilalayon pa nito upang sabihin si Jesus ay kasama ng kanyang mga alagad. Di ba niyo napapansin sa meron tayong mga palaging binabasa? Si Jesus at ang kanyang mga alagad. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad. Si Jesus at kasama ang ilang mga alagad o particular na dalawa o apat na alagad. Napakaganda nating pagnilayan yan. Sapagkat tayo naging alagad ng ating Pinasokristo. Noong tayo'y bininyagan at kunumpilan, ito ang pamamaraan ng Kristiyanong pagiging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Palagi ba natin masasabi, si Kristo at tayong mga alagad? Kung tayo na sa panig ng kabutihan, kabanalan, o baka tayo na sa panig ng kasamaan, hindi natin masasabi na tayo ay kasama ni Kristo. Ang kasama dito ay napakahalaga na magalagang tungkulin upang ipalaganap ang aral ng mabuting balita at upang maging sangkap sa ating paghubog ng ating pagkatao ang karunungan ng Diyos. Ito ginanap ng mga alagad ng ating Pinasokristo, ang mga apostol, para kung ano yung karunungan ni Jesucristo ay mapasa kanila ding karunungan at magamit nila ang karunungan nito sa matuwid na pamumuhay. Kaya tanungan, ikaw ba ay isang ding kasama ni Kristo bilang isang huwarang alagad? O ikaw ay nabubuhay pa sa kadiliman ng iyong buhay, ikaw pa ay nabubuhay sa kasamaan at maraming kawalan ng pagpapalaga sa pag-angkat ng karunungan ng Diyos. Ikalawa, pinapahay sa mabuting balita, oo nga't may pagtanggap sa pagiging propeta ng ating Pinasokristo. Ang mga propeta ay mensahero ng Diyos, spokesman or spokesmaster of God.
They speak about God. Namumutawi sa kanilang mga labi, mga ipinapahayag, ang pagpapahayag tungkol sa Diyos at maka-Diyos na layunin sa buhay na ito. Tumatayo din sila para humarap sa mga tao na sila ay nagnungkulan sa Diyos, nagpapahayag tungkol sa Diyos kahit na isa lang alang nila ang kanilang kaisa-isang buhay. Ganda nangyari sa mga propeta, nangamatay sila at ito yung kanilang paghandog na kanyang sarili upang manatili ang kanilang kabutihan, kabanalan sa pagpapahayag ng aral ng Diyos. O sa panahon ni Jesucristo, heto tayo ngayon at tayo'y mga propeta na tulad ni Jesucristo, nagpapahayag ng aral ng mabuting balita. Noon ang ating Jesucristo itinaguri ang propeta kaysa sabihin itong propeta na ito na hindi malamang ginagalang sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling kasambahay. Ang aking katanungan, ito ba isang katanungan o isang deklarasyon na talagang ganito nga ang mangyayari? Aba, kapag ito isang deklarasyon o isang katanungan, aba, pa ating tanungin ang ating sarili, talaga bang may mga taong ang nangangaral, may mga taong butihin ang kanilang buhay, tuwaran ang kanilang buhay? Di ba? Hindi ba natin siya tatanggapin at upang sabihin, tinatanggap din natin ng Diyos at sa ngalan ng Diyos na kanilang ipinapahayag, tinatanggap ko ang taong ito, nakita ko, busilak ang kanyang puso, punong-puno siya ng kabutihan at kabanalan sa kanyang taglay na katauhan. Di ba? Hindi ko sasabihin ito'y maging katanungan para sa atin upang sabihin, ganun ba talaga ang saysay ng ating buhay? O naiingit lamang tayo? O kaya, ay nainis tayo sa ating sarili sapagkat hindi tayo tulad na isang taong ito na huwaran sa buhay pananampalataya. Kung gano'n, ibig sabihin may pakakataon pa sa maraming pagpapanibago ng buhay. Oo nga, si Kristo'y tinawag na propeta. Bakit hindi tayo tatawagin ding propeta sa ating kapanahunan? Sapagkat tayo'y maging mabuting hinuhubog ng kabutihan upang maging pagpapala sa sino mang taong kasalamuhan natin, kakilala natin, kaklase natin, kababayan natin, kasama sa trabaho, sapagkat daladala ko si Kristo sa aking buhay at hindi maiaalis na banggitin ko ang kanyang pangalan, hindi lalo maiaalis kung ako ay nagiging magandang halimbawa sa aking itinuturo, ipinapahayag at sa aking image as the Son of God. Sa huling bahagi na ating mabuting balita, narito ang mga layunin ng mga tao, iba't iba ang kanilang pagtunghay sa buhay. Oo, mulat tayo sa iba't ibang mga taong nagpapahayag tungkol sa iba't ibang uri ng buhay. May mga taong mabuti, may mga taong masama, may mga taong sugdula ng kasamaan, may mabuti naman talagang tao, huwaran ang kalinisan ng kailang puso at kalooban. Kaysa sabihin na ating Jesucristo, ipalaganap ninyo ang nauukol sa kabutihan ng buhay sa lahat ng sulok ng sandaigdigan sa lahat ng mga tao. Ito ang ating tungkulin, palaganapin ang aral ng mabuting balita, ang karunungan ng Diyos at maging ang iyong sarili hinubog dito at maging huwaran kayo sa ibang mga tao. This is the way how Jesus would really pose the great challenge in our lives. Malaking hamon, very beneficial and really outpouring of the goodness of God because we have this kind of thinking and the way of life. Tutulungan tayo ng Diyos upang maabot natin ang ganitong magandang larawan ng ating buhay para sa ating kapwa. Ang banal na misang ito ay nabibigay halaga para tayo magtulungan, magkaisa at upang ang tinatak nating buhay ay maging matuwid at sa mata ng Diyos at pagpapala man din na hinuhubog niya tayo sa tamang kaisipan, sa tamang paraan ng pagpapahayag at sa ating lahat ng mga gawain na way masalamin sa atin ng kabutihan kabanalan ngayon, bukas at magpa sa walang hanggan. Amen.
Halina mga panalig, dumalo tayo sa Diyos upang malalo natin pagtibayin ng karunungang iyan ay magagamit natin at nahuhubog ang ating pagkatao sa tamang landas ng buhay. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos sa mga pook na hindi bukas sa pagtanggap dito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Kaya Ama, pakadinggin mo ang bawat pagsambit na nagagaling sa aming kalooban sa nasasaad sa karunungan upang ang dalawang bagay nito ay magsanib sa iisang huwarang buhay upang lalo namin makita ang inalandas mo para sa aming paglukob ng iyong banal na Espiritu. Dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog. Dinggin mo nawa ang aming pagsusumamo sapat ito ay sa ikabubuti ng magandang larawan ng aming sariling nasasadamin ng aming mga kapwa upang kami maging tagapaghandog biyaya para sa aming kapwa sa maraming karunungang inaangkat. Alat ang ito'y hinili namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Sa iyong dambana katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan.
Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahangga ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kaming nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Osana, osana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigti isang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluha natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pamamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak ay tinyalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalusalo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francis na aming Santo Papa, si Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at lahat ng mga banal, si John Bosco na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Butihin na sa pagpapala ng Diyos ay pinagkakalob sa ating lahat, tayo kay manawagan at awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin na ngalan mo. Binigyan mo kami ngayon ng aming kakahanin sa habawat araw at patawarin mo aming sala tulad ng ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban na kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan, tiliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pakalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa sa amin. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Pacem.
Tunghaya natin ang ating Panginoong si Jesucristo, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Mahal na Birhen ng Kandelaria. O Maria, tagapagdala ng liwanag, sa iyong sinapupunan, puso ang kabanalan patungo sa Ama at iakay mo sa amin ang liwanag sa daan patungo kay Kristo. O marikit na sisidlan ng bunyi at bantog, kami ay akayin sa aming mga pangangailangan. Ikaw nawa ay maging aming palagiang aliw sa kalungkutan at sanhi ng kaligayahan. Pakaakayin mo sa amin Panginoon, O masintahing Ina. Kristo aming Panginoon. Amen. Amen. Mahal na Birhen ng Kandelaria, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gayon mo kami magsipakinabang ay lubos na makasunod kay San Juan Bosco sa pagkauliran sa katapatan sa iyo at pagmamalasakit sa kapwa-tao sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanbanalang sakramento at sa ating pagtatanod kalakip itong ating mga panalangin. Sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin pagtatapos sa ating banal na gawain. Isa munang patalastas. Bati kay Rafi ng happy birthday ngayon. Happy birthday, Rafi. Christus,
si na termino nobis donet in patria. Amen. Mga kabanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayong maniklhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nahihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, at mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalis at nawawala ng pag-asa, at ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at iliwin mo po sila sa kanilang mga kataramdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin awang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen.
et anticum documentum novo ceda tritui, prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, lauset jubilatio, salus honor virtus toque, sit et benedictio, procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem Dei Caelo, prestet isti eis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue questimus, idenos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iugiter sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa purihin altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kalinisang paglilihi sa kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa purihin langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinislinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Most holy, most sacred.
Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan.